also worship. Psalms 105 verses 1 to 3. O give thanks to the Lord, call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him. Tell of all His wondrous works. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Sumama sa iyo, nasamahan kami sa aming pagsamba at nawa ay samahan mo po ang tagapagbigay ng sermon, tagapag-deliver ng awit at nawa Panginoon ay mainunawaan po namin ang iyong salita sa gabi po. Pangamit lang ay sa pangaral ni Jesus. Amen. Our scripture reading is found in Luke 12 verses 54 to 56. He said to the crowd, "When you see a cloud rising in the west, immediately you say it's going to rain, and it does. And when the south wind blows, you say it's going to be hot, and it is. Hypocrites,
You know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time? Sweet are the prayers of a friend.
Magandang gabi po sa inyong lahat na pinagpala ng Panginoon. Ako po si Molly Gonzaga, isa po sa mga ministry head ng West Sydney Community Church dito sa Australia, na kung saan ang aming sambahayan ay nananambahan. Nagagalak po ako sa gabing ito dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng mga kaalaman kung paano nagkakaroon ng kasagutan ang ating mga panalangin at ang ating mga pinapanalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa iyo, Ama, sa oras na ito. Nihilip po namin ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaalaman at kaaliwan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Yesu Kristo, aming Panginoon, tagapagligtas. Amen! Magbabahagi po ko ng tatlong kaalaman na kung paano nagkakaroon ng kasagutan ang ating panalangin at ang pinapanalangin. Basahin po natin ang 2 Chronicles 7:2-14. At yan ito ang nasa saad. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad, aking nga didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Una po, sinabi dito, magpakumbaba. Magpakumbaba po tayo kapag po tayo ay nananalangin. At bago po tayo manalangin, kumpisal po natin o sabihin po natin yung ating mga kasalanan na nagiging sagabal upang dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kasi sabi po niya na talikuran ang kanilang masamang lakad. So kung po, meron po tayong hidden sin o yung mga tinatagong kasalanan, don't expect po na si Lord ay masasagot yung ating mga pinapanalangin. Kaya bago po tayo manalangin, ikumpisal po natin, let admit it. Admit po natin na tayo ay makasalanan. Kaya, yun po. Una po ay magpakumbaba po tayo. Si Lord po ay sumasagot ng mga ating mga panalangin, yung po tinatawag na yes o yung agad na kasagutan doon sa ating mga pinapanalangin. Bakit kanyo po? Dahil po, kung tayo nananalangin na ayon sa kanyang kalooban, ito po ay agad nating matatanggap. Matatanggap po natin dahil ito po ay makakabuti sa atin at makakabuti rin po sa ibang tao na ating ipinapanalangin. Kaya, kung tayo mananalangin tayo sa pangalan ng ating Ama na si Yesu Kristo. Sumasagot, hindi rin po tayo nakakatanggap ng kasagutan. So, ibig sabihin po ng no. Bakit po? Dahil po minsan, meron po tayong mga tinatawag na selfish ambition na para sa atin lang o yung makakasama sa ibang tao at hindi nakakalulhati sa kanyang pangalan. Kaya, kung makatanggap po tayo o hindi tayo makatanggap ng kasagutan, maaaring ang Panginoon ay merong nakalaan na better answered o better na kasagutan doon sa ating pinapanalangin. At yung pong pangatlo na yes, no, and then yung po tinatawag na wait. At dito po papasok yung ikalawang kaalaman kung bakit nagkakaroon ng kasagutan ang ating panalangin. Ito po ay yung wait patiently. Maging patient to, maging mapagtiis, maging mapaghintay tayo
doon sa kasagutan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dahil kung hindi po tayo makakapagtiis o makakapaghintay, gagawa tayo ng mga kaparaanan na magiging sandhi para tayo ay mawala doon sa presensya ng Panginoon. At ang mangyayari po, dahil gumagawa tayo ng mga bagay o hakbang na hindi ayon sa kanyang kagustuhan, meron pong mga consequences na nangyayari. Katulad na lang po ng mga Israelita, nung lumabas sila doon sa Ehipto, ano po nangyari? Hindi po sila nakapaghintay. Hindi sila nakarating doon sa promised land na kung saan sinabi kay Moses na ibibigay o ipagkakaloob yung promised land. So, ang nangyari, namatay sila doon sa ilan at hindi nila nakita, hindi nila nalasap ang pangako sa kanila ng Panginoon. So, wait patiently. Wait patiently kung tayo'y nananalangin, maghintay po tayo dahil dadating yun. Kung hindi naman po natin na kikita o yung answer na yun, yun po ay darating sa atin. Basta lumakad tayo na ayon sa kanyang kagustuhan na may pagtitiwala. At dun sa ating pagtitiwala, huwag po nating babaguhin yung ating a good attitude toward doon po sa ating Panginoon. Lagi tayong manalig, magtiwala, dahil yun po ay meron pong tinatawag na magandang kasagutan. At ang pangatlo po ay ganito po, doon po sa Hebrew 4:16. Sabi dito, magsilapit nga tayong may pagtitiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya tumulong sa ating sa panahon ng pangangailangan. So sa English po, yung come boldly o yung matapang yung ating panalangin. Ay, hindi naman po sabi po raw yung puro boldly o yung katapangan, hindi puro arrogance o hindi yung mapag-arrogance. Ano ba yung arrogance? Arrogante dun sa ating panalangin. Ito po ay dahil, sabi po dun sa salita na magsilapit tayo ng may pagkakatiwala. Boldly, pagkakatiwala, meron tayong tiwala doon sa ating pinapanalangin. Dahil kapag ka po tayo naging bold o sabihin makulit doon sa ating panalangin, ito po ay ating matatanggap. Ito po ay ipagkakaloob ng Panginoon. Natatandaan ko po nung ako po ay nadiyan at nadito, ay tatlong beses po ako pinagkamuntik-muntikan na maoperahan o dahil doon sa sakit na akin naramdaman. Pero alam po ba niyo na bago nangyari mga yun, ay ako po'y nanalangin sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon na ayoko na ako ay maoperahan, ayoko po na ako ay matahi sa anumang parties ng aking katawan dahil ako po ay mahina. Sinabi ko po na natatakot ako at baka ito ay aking ikamatay o whatever dahil nga po dun sa aking panalangin na yon ay nagkaroon po ng katuparan. Actually, bakit po ako nanalangin ng ganun? Dahil po nung ako po ay naliligaw pa dun sa aking asawa, si Rima, lahat pupunta po kami sa ospital, minsan po pinupuntahan ko siya, nakikita po yung mga tao na mayroong sakit, yung mga na-opera, yung mga para po ako nagkaroon ng phobia na kaya nagkaroon po ako ng dalangin na ganun. At ganun na nga po, nagkaroon ako ng gallstone na namimilipit po ako sa sakit. Pero dahil nga po dun sa aking panalangin na yun, na kakulitan na ginawa ko kay Lord, hindi po ako na-operate.
bigla po nawala yung sakit na yun. Ako po yung nagpapasahan. Dito po sa Australia, nagkaroon po ako sa true work po, yung sa akin pagtatrabaho, nagkaroon po ako ng tinatawag na tear dito sa shoulder ko. Talaga pong nakahiga na po ako sa operating room. Saksakan po ako ng dye. And then after po na nasaksakan ako ng dye, para, yun po ang dye po para malaman kung gaano kalaki yung tear na o aayusin doon sa aking shoulder. But ano po nangyari? Nung po nasaksakan po ako, tinanong ako ng how do you feel? And yung ganun, sabi ko, Doc, I'm okay, look okay. Sabi ko gano'n dahil po naitataas ko na yung aking, ito pong aking kanang kamay na dati-rati hindi ko maitaas. At nairo-rotate ko pa. So, it's a miracle. Dahil, pero yun yung, operahan na ako on that day. And, anong sinabi ng doktor? Ano pa ang gagawin natin? Kailangan, hindi naman kita operahan kung maayos na yung aking, yun nga, yung aking itong balikat ko. At ang pangatlo po, ay noong po ako ay na-hospital noong po Christmas time. Ganun din po, nagkaroon po ako ng abnormal rhythm doon sa yung heartbeat. Nagkaroon po ako ng, dinala po ako sa hospital, dalawang gabi po ako doon, at binibigyan na po ako ng instruction na kung anong gagawin sa akin na yung sa aking puso para maging normal o yung para maayos. Pero alam po ba ninyo na during that night, kinabukasang operasyon, hindi rin po natuloy. Bakit kanyo? Naging normal po yung aking yung rhythm po ng aking puso. So salamat sa Panginoon dahil yung po bang pagkakatiwala ko na ipagkakaloob ng Panginoon yung aking panalangin at yun din po sana ang maging panalangin ninyo na mag-boldness. Sabihin po ninyo, bakit ayaw ninyo? O dahil po, o yung na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Yun lang po mga kapatid sa pananampalataya na kung tayo po o magkaroon ng mga bagay na kaalaman upang magkaroon ng kasagutan ng ating panalangin, una po, magpakumbaba po tayo. Pangalawa po, wait patiently. Pangatlo po, ay come boldly doon sa ating pananalangin. Salamat po sa gabing ito. Puring ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo lahat. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Man should not consider his material possession his own, but as common to all, so as to share them without hesitation when others are in need. Salamat, Panginoon, sa mga paloob ng pag-ibig. Pagpalain po, Panginoon, ang mga nagkaloob at mga ay magamit po ito sa ikalulahati na iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Yeah.
Papuri ka namin, Panginoon, sa gabi ito, sa maraming bagay na pinagkaloob mo, sa mga pagpapala. Lord, karapat-dapat kang purihin at pasalamatan dahil sa araw-araw namin buhay, ikaw ay naging kasama namin. Sa gabi ito, nilapit po namin ang mga member namin na may sakit, pinagdadaanan, katulad ni Luther, ni Ate Linda Leongson, ni Ivan Hulak, ni Gloria Dolores, ni Atanasia Magracia, ni Jojo Hontilano, si Teacher Lolit, si Babette Esguera, si Kapiter Barela, Arlene Santos, Eliseo Borja, Elma Marino, Teacher Louis Francisco, Rosie Aquino, Sally Mariano, Rina Gonzaga, Teacher Ofen Ocampo, ang mga elders namin at ang mga bata, at ngayon din Lord, ang mga member namin na nagkaroon ng hawa sa COVID-19. Lord, protectionan mo po ang bawat isa at nawa Panginoon ang mga may sakit namin membro, ay yakapin mo po sila at patuloy mo po silang aliwin ng iyong pagpalang kamay. Nawa Panginoon ay provide them with love, provide them with finances. Alam namin na walang mahirap sa iyo at ikaw ang aming manggagamot. Kaya lahat po ito ay nilapit namin sa iyo at tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi, napanalangin po namin ang mga bishop, church leaders, church workers, church members, na patnubayan niyo po sa kanila sa kanilang mga gawain, Lord God. Nabigyan niyo po sila strength, wisdom, and knowledge, Lord God. Guide them spiritually, Lord God. Give them a financial aid, Lord God. And give them sa kanilang physical health and mental health po, Lord God. And syempre, Lord, pinalalangin po namin na ma-overcome po nila yung mga tukso, Lord God, na they may be like Jesus Christ, that they may follow you, Lord God, and hindi po maging sobrang makasalanan, Lord God, na to the point na tinatapakan po nila ang karapatan ng tao ng iba. And ganyan din po, pinapanalangin po namin ang mga pastor ng lokal na Taytay, sina Pastor Wood, Pastor Teban, Pastor John G, Pastor Abempa, and Pastor Nepo, Lord God. Ganyan din po yung mga mission pastors po, Lord God. Pinapanalangin po namin mga church members, church leaders na nangunguna sa mga aktividad, Lord God, and mga loyal organizations po, Lord God. Ang mga MIF, MIAF, Lord God, kumbayan at kalalakihan. Ganyan din po yung mga nasa Sunday school, mga nasa choir din po yung praise and worship, and other ministries po, Lord God. And sunod po rin, pinapanalangin po namin ang mission po, Lord God, katulad ng Abra Revere, ang Pandanang Tikin Mission, ang Guimaras Mission, ang Sampaloc Tanay, at ang Sinaloa Laguna, Lord God. We pray na maging mayabang po ang kanilang komunidad, ang kanilang simbahan, Lord God, and para po soon enough ay makapagpanganak din po sila ng simbahan, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Pinapanalangin po namin ang aming pong mission arm, UMCSI. We pray, Lord, for our administrators, from our president to our principals and all the school staffs, O Lord. Kayong patuloy na gumabay. Magbigay po ng wisdom on what to do, especially, Lord, we are going to open our classes soon. I pray, Lord, for the teachers from the elementary department to the senior high school faculty, that you give them wisdom, knowledge, and perseverance, patience, Panginoon, sa mga mangyayari pong pasukan, and give us, Lord, the ability to adapt properly. Also, pinapanalangin ko rin po, Lord, all the students and their families, the parents, Panginoon, their support at home, na magbigay po ito, Lord, na sapat na support for these students upang sila po ay makapag-aral ng maayos. And lastly, Lord, I pray for our safety. I pray sa magaganap po na face-to-face classes on August. Nawa po, Lord, maging smooth po ang maging transition and wala po magkakasakit. I pray for the decisions of our DepEd Secretary and all the administrators. Lahat po ng decisions nila, Lord, ay maging aligned po sa work nyo and sa lahat po ng plans nyo for our education in the Philippines. Pinapanalangin ko po, Panginoon, ang victory ngayon pong darating na school year 2022-2023.
We would like to praise you and give you thanks in everything. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo po ay magpasalamat. Nagpapasalamat kami, aming Ama. Napakabuti po ninyo. Muli sa gabing ito ay naranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan. Nagagalak po kami, Panginoon, sapagkat isang pagkakataon, isang oportunidad na kami ay makalapit sa inyo upang dalhin sa inyo ang aming mga panalangin. At narinig mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak. Hinihiling po namin, aming Diyos, ang iyong pagtugon, subalit ang kalooban mo lamang ang siyang masusunod. Muli, maraming salamat po. Hinihiling po namin sa iyong makapangyarihang kamay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid,
Tanggapin natin ang mabiyayang pagpapala ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, kaaliwan kapangyarihan na magbubuhat sa banal na Espiritu, naway sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus.